Magandang araw mga bata! Kamusta na kayo? Narito tayo muli upang mag-aral ng bagong aralin. Para lubos niyong maunawaan ang ating aralin sa araw na ito, panoorin niyo ng buo ang ating video. Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tungkol sa anyo ng pananalita na simile at metapora. Familiar ba kayo rito? Kung hindi, makinig mabuti mga bata. Sa ating araw-araw na pamumuhay, ang pagsasalita ang pinakamahalagang komunikasyon upang maipahayag ang ating saloobin at opinyon. Alam nyo ba, minsan hindi natin namamalaya na gumagamit na pala tayo ng mga matatalinhagang salita, mga tayutay o anyo ng pananalita sa ating pakikipag-usap sa iba. Oops! Ano ba ang tayutay? Para ngayon ko lang ito narinig ah. Ang tayutay ay matalinhagang pahayag na nagbibigay ng mas mabisa at makulay na paraan ng paglalarawan at paghahambing. Ang ilan sa halimbawa nito ay ang simile at metapora. Atin silang pag-aralan at tingnan ang pagkakaiba. Simulan natin ang pag-aaral. Ano ang simile? Ang simile o pagtutulad ay anyo ng pananalita na nagpapahayag ng paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng katagang sing, kasing, tulad ng, gaya ng, at animo. Narito ang ilang halimbawa. Si Queen ay singganda ng bulaklak. Ang pinagtutulad dito ay si Queen at bulaklak. Ang luha ni Anna ay tulad ng ulan. Ang pinagtutulad ay ang luha at ang ulan. Animo palaka kung tumalon ang bata. Ang pinagtutulad naman dito ay palaka at bata. Gaya ng kidlat, ang bilis ng takbo ng kabayo. Ang pinagtutulad dito ay kidlat at takbo ng kabayo. Ginagamit ang simile sa paghahambing ng mga bagay na magkaiba ngunit may magkamukhang katangian, kagaya ng mga halimbawa. Ang tinapay ay sintigas ng bato. Nagniningning tulad ng araw ang mata niya nang makita si Kizo. Ating pag-aralan naman ang isa pang halimbawa ng anyo ng pananalita. Ito ay ang metapora. Ang isa pang halimbawa ng anyo ng pananalita ay metapora. Ano nga ba ito? Ang metapora o pagwawangis ay anyo ng pananalita na ang tao o bagay ay inihahambing o winawangi sa ibang bagay na hindi ginagamitan ng sing o tulad ng. Narito ang ilang mga halimbawa. Nag-aalburutong bulkan kung magalit si Lita. Ang pinagwawangis dito ay ang bulkan at ang galit ni Lita. Kahulugan, ang ibig sabihin nito ay matinding magalit si Lita. Ang ating pangalawang halimbawa ay may pambihirang panlasa sa damit ang dalaga. Ang pinaghahambing dito ay ang panlasa at ang dalaga. Ang kahulugan naman nito ay ibig sabihin magandang pumili ng damit ang dalaga. Sa panghalimbawa, ang aking ina ay may pusong mamon. Ang pinagwawangis dito ay ang ina at ang pusong mamon. Ang kahulugan naman ito ay maawain at mapagmahal ang kanyang nanay. Ang metapora ay mga matatalinhagang salita na hindi literal ang kahulugan. Narito pa ang ilang halimbawa. Ang reyna ay isang dugong bughaw.
Ang ibig sabihin nito, ang reyna ay may lahing mayaman. Hindi ito literal na kulay asul o bughaw ang dugo ng reyna dahil wala naman talagang ganun. Makulay na bahaghari ang kanyang buhay. Ang ibig sabihin nito, ang kanyang buhay ay puno ng lungkot, ligaya, saya at kung ano pang mga pangyayari. Siya ay bituin sa paningin ng kanyang mga magulang. Ang ibig sabihin nito, siya ang nagbibigay ng liwanag, ligaya at saya sa kanyang mga magulang. Hindi ito's ibig sabihin na siya ay literal na bituin. Ang mga anyo ng pananalita gaya ng simile at metapora ay mga halimbawa ng paghahalintulad na hindi literal ang kahulugan. Ginagamit ang mga matatalinhagang salita upang bigyang kulay ang paraan ng pagpapahayag. Ang mga ito ay may ibang kahulugan na siyang nagdadagdag ng ganda sa mga pahayag. Tandaan natin, ang simile ay pagtutulad na gumagamit ng mga salitang sing, tulad ng, gaya ng, at animo. Samantalang hindi naman gumagamit ng mga salitang sing, gaya ng, tulad ng, at animo ang metapora sa paghahambing ng mga bagay-bagay. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig sa ating video lesson. Sana'y nakatulong kami ng malaki sa inyo upang madagdagan pa ang inyong mga kaalaman. Para sa karagdagang mga video lesson, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel. Just type Teacher Ann Alfaro. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga latest videos na aming i-upload. Maaari niyo ring bisitahin at i-like ang aming Facebook page. Just type Video Lessons by Teacher Ann. Hanggang dito na lamang, hanggang sa mga susunod nating aralin. Paalam!